Alam nyo ba? Alright. Dito sa so, alam nyo ba, i-discuss nyo ang mga bagay-bagay na hindi nyo pa alam. At kung ito'y alam nyo na, i-discuss na pa rin niya. Okay, magtuturo tayo ng ilang tips na makakatulong sa ating mga kababayan. Libre, walang bayad na tips. Pwede nyo gawin kahit ikaw mag-isa. Kumbaga, emergency. No? Nang walang iniinom na kahit anong gamot. Okay. Natural ways to lower your blood pressure within 10 minutes. So, gusto nyo to? Okay, una, Panigoy. Okay. Massage your ears and neck. Okay? Ang tamang pagmamassage, pwedeng gamitin ang dalawang daliri, the pointer finger and the middle finger, and you can also use your thumb. Depende. Kasi baka sabihin ko thumb, o kaya ito lang, tas putol na yung daliri, kulang. So, at least may options kayo. Tatlong spot sa ating ulo na pwede nating i-massage during the time that we are feeling that we are having a high blood pressure. Una is under the ear. Okay? Under the earlobe. Okay? Circular motion mo siya. Ganon. Parikoy. Circular motion. Clockwise. Yan. Circular motion. Gagawin mo po yan for 20 to 30 seconds. Isa. Okay? Pangalawa po is draw an imaginary straight line from that point, hanggang pababa dito sa leeg. Pababa sa neck mo. Okay? Sige, Parikoy. Ituro mo. Gawin mo. Circular motion na isa, hagod pababa. Okay. Circular motion na isa, hagod pababa. Gawin nyo po yon for 20 repetitions. Okay? Tapos, ikatlo, sabay mong gagawin. Harap ka sa kanila. Yan. Kaliwat kanan. Circular motion, pababa. Yan. So, una, isang side, di ba? Ikalawa, another side. Pangatlo, tag-isa pababa. Pangalawa, tag-isa pababa. Pangatlo, sabay pababa. Isang circular motion, hagod pababa. Bakit to? Meron po tayong nerve dito na kakonek sa ating utak. Na magsasabi kay utak na pababain ang presyon ng dugo. Okay? Sige. Next tip. Second. Try the acupressure. Dalawang klase ang acu. Meron tayong acupuncture, which is using needles. And meron ding acupressure, which means we are just using pressure. Okay? So, tayo, hindi tayo pwede mag-needle kung hindi tayo marunong. Pero pwede tayo mag-acupress. Oh, ang ituturo ko lang, ano yung acupressure points? Yung GB20 o tinatawag naming gallbladder 20. Taligod ka, kaibigan. Ang gallbladder 20 po ay nandito po sa ilalim ng inyong... Hawakan nyo po yung ulo hanggang sa pinakamatigas na part. Hawakan mo. Asan yung pinakamatigas na part, pare? Ito. Ito. Okay, this one. So, yun yung dulo po ng inyong skull. So, itatap nyo po. Ito. Yan, GB20. Yan. Circular motion. Sige, i-acupress nyo, i-press. Madiin pero hindi masakit. Alam niyo yung ibig sabihin nun? Meron kasing sobrang diin, masakit na yun. Madiin na nakaka-relax. Yan. Yan po yung tinatawag na GB20. Yan, okay? Kasi po, Nakaka-relax? Nakaka-relax, no? Oo. So, bakit to? Ito po. Ngayon ko lang napansin, wala ka ng puwet. So, ibig sabihin, ang likod mo, pagkatas ng likod, binti agad. Aray! Rigo! Okay, bakit ito? Itong GB20 ay konektado sa ating spine. At siya po ang, si spine naman po ang mag-uutos kay nerve to relax. Pag na-relax ang nerve, bababa rin po ang presyon ng ating dugo. Number 3, harap. Practice the left nostril breathing. Left nostril breathing. Which means, isa lang ang hihinga, kaliwa lang. Dahil ang puso, lamang ang connection sa kaliwa. So, tatakpan po ninyo ang kanan. Ayan. Kanan, butas ng ilong.
tatakpan ng katabi. Yung katabi po ang tatakpan. Hawakan mo, tas ganyan. Ganyan, tol. Kaya nga. Aray ko. Ano ba? Aray ko. Pwedeng pa ganyan, pwedeng patakip, pwedeng ganyan. Tapos, walang sisinga. Yung iba naka-ready na sa ready. Yeah. Okay. Deep abdominal breathing. So, if you inhale, ang exhale hindi sa ilong. May lalabas dyan sa bibig. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Bakit? Yung... yung exhale po ninyo ay yung inhale po ninyo nagpasok kayo ng hangin kay baga sa left side. So, bobomba ng gusto yan, dadaanan ng maayos yung heart. Magtitibok po si heart natin na mas maayos. So, to correct the high blood pressure. Okay ba yun? Maganda ba yung natutunan? See you next! Okay. Hissing or humming bee breathing. Yan. Upo ka pare. Pagka, ito po parang yoga na po ito, parang meditation na. Kaya mo dyan? Ah, sige. Sa pakikita ko sa inyo. Wow. Iba talaga pag ang tao wala ng puwit, no? Kaya nang gawin lahat. Oo. Okay, hihilahin niyo po yung magkabilang tenga, lobe, earlobe. Kung kaya pang maupo ng ganito, ha? Kung kaya pa. Pag hindi, kahit simple lang. Ayan. Kaya mo to? Balituhod ko, di ba? So, tapos po, hissing or humming bee. Inhale. Ang inhale, nakasarado ang ipin. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Yan. May darating pong mga langaw sa bahay niya. Ayan. Gawin niyo po iyan. Bakit po? Matatanggal po niyan ang headache, migraine, at itatama niya po ang circulatory system. Marirelax po pati ang dugo. Bababa ang presyon. If you can do this, at least 30 repetition of hissing or humming bee. Okay, yan yung ika-apat. Next. Uy. Nasa biyahe ako, magaganito ako. Nasa biyahe? Hindi. Pagka wala, marami namang technique, di ba? So, kung ano yung pwede? Ha? Pagpiloso po, ha? Ikalima, you can listen to classical music. Because classical music ay music ng puso natin. Classical music? Classical, pare. Ano ba yung mag-exercise? Ayan, classical yan. Okay, listen to classical music. Okay. Bakit po? Researchers believe that the music that might help reduce your blood pressure usually has very few changes in volume of rhythm. May alam ako niya. Okay, kailangan yung halos wala. Yung ano na lang, anong tawag doon? Pagtugtog lang? Oo, instrumental. Instrumental. Meron akong alam. Ano? Ito yan. Siyempre, tahimik ka, nagme-meditate ka. Yes. Para ma-absorb mo yung inner energy, di ba? Yan. Ito na. Pampatay. Na-relax! Naiyak tuloy ako. Naisip kita. And lastly, ito, yung lagi ko tinuturo. Drink a glass of water. Tandaan nyo, ang, pag, may mga dahilan po, may mga factors na ang unang dahilan ng pagtaas ng presyon, medyo malapot yung dugo. So if you will drink water, makakatulong po siya para po palabnawin ang ating dugo. Okay? Yeah. So, may natutunan ba? Yes. Cold or warm, kahit ano will do. Kung eh, sa, pero kung hindi kayo sanay sa cold, huwag cold. Pero sa inyo, kasi sir, cold eh. Kay sir, yung kumukuluho, straight lang. alam mo si boss, alam mo yung dala niyang bag? Ano? Baril yan. Bilo lang kuya ha.
At yung mga binibiro namin ganyan, yan yung humahaba ang buhay. Yeah. Ilan taong ka na ngayon? 60. Abot na ng 180. Oo. Oh. Oh, di ba? Kaso, malungkot ka na rin nun. Wala na kami lahat, ikaw na lang. Gusto mo ba yan? Ayaw niya kami. Sabay-sabay na tayo sa inyo. Okay, at yan po, may natutunan po ba tayo? At nalaman niyo po yan dito sa Alam Niyo Ba? Yeah, sa palakpakan naman. Okay, ay. Sorry. May nalagpasan akong isa. Ano, kasalanan ko po ito. Ano yung nakasalanan? May nalagpasan akong isang napaka-importante na hindi natin usual. Kaya nga po may alam nyo ba eh. Kasi itinuturo ko yung mga hindi nyo masyadong usual na alam nyo ba? Rewind. From the start. Good morning. Soak your feet in hot water. Ayun. This will regulate blood pressure. Ayun. So kung medyo feeling mo, para ako na high blood. At gusto mong ma-relax, nakaupo-upo, medyo maligam-gam. Hindi hot, ha? Yung iba kumukulo. Oh. Dok, ginawa ko yan, nalapnos balat ko. At least wala nang high blood. Oh, oh. Pero third degree burn. Wala naman yung high blood. At least may nawala. So, hot water po, ibabad nyo po. Makakatulong din po kung lalagyan nyo ng isang kutsarang apple cider vinegar at saka po Epsom salt. Tapos lagyan nyo ng toyo at bawang, may adobong paanatay. Ang tarap mo! Hindi, oh, hindi. Apple cider vinegar lang at saka Epsom salt. That is a relaxation part. Okay ba sa atin yan? At nalaman nyo yan dito sa... Alam nyo ba? May natutunan?